Luma o bago? Anong mas bet ninyo? Pero paano kapag pareho at napagsama sa iisa? Nako, yan ang Bacolod City. Enjoying both worlds po ngayon ang mga turista at mga kababayan nating Negrense dahil sa katatapos lang ng kanilang makulay at masayang Mascara Festival. Inireveal doon ang planong gawing Super City ang probinsya. Mala Singapore daw ang magiging transformation sa City of Smiles. O diba, exciting? Tara na! Sadyain natin ni pa rin ang Bacolod City mas pinabongga. Mascara, sinadya sa Bacolod. Mascara, masadya sa Bacolod. Mascara. Hindi ito Rio Festival sa Brazil. Dahil ang grande at makulay na okasyong ito, pwedeng-pwedeng ma-experience dito lang sa Pilipinas. Ito ang makulay at masayang Mascara Festival sa Bacolod City. Welcome to Bacolod! Welcome to Bacolod! Tara na sa Mascara! Month-long celebration ito ng mga kababayan nating Bacolod noon. Ang Mascara Festival ay galing sa salitang Ingles na mas, nang ibig sabihin ay marami. At Espanyol na salitang cara, na ang pakahulugan naman ay muka. Isa sa inaabangang atraksyon ng mga turista mapalokal man o banyaga ang street dancing competition. Tagisan ito ng sayaw ng bawat barangay, suot ang kanilang makukulay na costume at syempre, hindi mawawala ang sarili nilang bersyon ng mga maskara. Ang Grand Champion, ang mga residente ng Barangay Granada, nauwi nila ang premyo na tumataginting na 1,000,000 piso. Ang mga hindi naman pinalad, nakakuha naman ng ₱100,000. Isa rin sa paboritong highlight sa okasyon, ang electric float parade na pinagkagastusan at pinaghirapan. Ang mga turista hindi nagpatinag kahit pa umulan at nagsungit ang panahon. Mas malaki na yung ngiti ng tao ngayon. Oh my gosh, it's amazing. It's an amazing feeling. Nag-enjoy kami talaga dito sa Bacolod. At ito na nga ang nagbabagong mukha ng modernong Bacolod. Ang kanilang bagong city hall, mga bagong restaurant, bagong negosyo, pamumuhunan, mga bagong subdivision. At ito ang lugar kung saan ang mga dating taniman ng tubuhan napapalitan na ng ingay ng kalye at ng construction. Hindi lang sa isa kung hindi dalawang malalaking development project ang inilatag ng Mega World sa tinaguriang City of Smiles. Binigyan nila ng bagong sigla at kulay ang matandang probinsya na ngayon nakikipagsabayan na sa mga high-end places na pang world class ang mga design. Isa na dito ang eleganteng subdivision na Forbes Hill na may sukat na 53 hectares na dati palang hasyenda at pagmamayari ng pamilya Lacson. At ang isa pang development nila, mismong pinagdausan ng float parade na moderno ang mga estruktura. Aakalain nyo ba, dati palang malawak na tubuhan ito sa napakahabang panahon noong sinauna. Ang konsepto nila dito, live, work, and play. Ang kabuuang halaga ng mga proyektong ito, umaabot ang 35 billion pesos para sa modernisasyon ng Bacolod. At para sa isang Bacolod nun, na tulad ni Harold, isa itong hakbang tungo sa pagbabagong bihis ng kanyang bayang Sinilangan. Wow, Harold, hindi ko siya nakilala. Alam mo ba dati ito, dinadaanan namin ito, puro tubuhan, as in tubuhan. Ngayon, tingnan mo naman, ang lapad ng puro konkreto na. Oo, oh, 8 lanes to ha, Corina. 8 lanes. Isa to sa, and 1 kilometer ito. Ito sa pinakamalapad na kalsada sa Bacolod. Oo. At lahat dito, underground cabling. So wala kang makikitang kuryente dito. Sa kabila ng modernong pagbabago ng lugar, maingat pa rin naman na ipreserba ang mga bagay na sumisimbolo sa sinaunang Bacolod. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan.
May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Literal na nagbagong bihis din ng pananamit ang mga bakulod noon through the years. Hindi nagpakabog ang mga Negrense sa fashion. Patunay dyan ang idinaos na mascara ball. Ito'y dinaluhan ng mga prominenteng personalidad sa showbiz at politika. Ang main goal ng ball ay hindi lang basta pagandahan at pabonggahan ng mga damit. Ito'y isang charity event na layuning kumalap ng pondo para sa 5 estudyante na nagre-representa ng 5 sektor ng Bacolod. It's been good tonight. We will showcase the Negrense and Bacolodian culture from songs to dance to storytelling to food, even to Bacolod fashion. And then we invite more Manila people because we should transcend that. We want to be national. So if you can notice, a lot of Manila socialites are here. Bukod sa Mascara Festival, kilala din ang Bacolod City sa kanilang napakasarap na pagkain. Kasing tamis ng ngiti ng mga Bacolod noon, ang innovation and transformation ng kanilang mga sikat na pastry, panghimagas, tulad ng piaya, napoleones, paborito ni Pepe and Pilarian, ang biskotso. Siyempre, hindi mawawala ang all-time favorite ng lahat. Ang classic chicken inasal. Pero bukod sa nakasanayan at para iwas umay, may mga bagong putahing Bacolod noon na inihain at kanilang ibinida. Ang kansi, KBL o Kadios Baboy at Langka. Meron ding iba't ibang bersyon ng sinigang na ang ginamit na pampaasim ay bunga ng batuan. Madalas po kami dito kasi isa po sa mga reasons is malapit po sa school ng mga anak ko. The food is very student budget friendly. Mostly, yung in-order ko po is chicken adobo kasi good talaga. And then, ang desserts like napoleones. We entertain by serving food. You come to Bacolod, you come to Puan because we are a local brand. And Bacolod is always known for good food, no matter where you go. Ang lahat ng pagbabagong ito ay para sa modernisasyong direksyon na tatahakin ng Bacolod City. Bukod kasi sa pagiging City of Smiles, gusto rin ng LGU na makilala sila bilang Super City tulad ng bansang Singapore. Iba't ibang plano at proyekto ang nakakasa sa buong probinsya. Magbibigay ito ng sigla at lalong magpapalakas sa turismo. All roads lead to Bacolod ngayon, diba? Mga who's who of the country are here. Mga leaders ng mga industries, no? Are nagpunta dito to celebrate and at least parang may konting social event kami with the local leaders of Bacolod also. We're trying to attract and promote Bacolod to be a super city. But it's designed to be able to live, work, and play. So live comfortably, work passionately, and play happily. So yun yung mga components of what we're looking at for a super city. Sabi nga, change is the only constant in this world. Hindi may tatanggi ang pagbabago, ay parte na ng buhay. Pero mag-iba man ang lahat, ang mga ngiti sa likod ng mga maskara na sumisimbolo ng pag-asa ng mga Bacolod noon, kailanman hindi mawawala at magbabago. Mula sa simpleng probinsya, unti-unti nang niyayakap ng mga taga roon ang mas moderno at mas industrialisadong syudad at kinabukasan. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how
So many of these false promises ruined people's lives. Skin Pro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. Skin Pro.